Ayon sa ilang impormasyon na kalat na National Bureau of Investigation, miyembro na may ilang pamilya at may ilig sa nightlife, mga posibleng saksin sa pagpatay kay Godin. Maaaring mo nung tindaan mo ay konsep ng babangan mo bago halal. Si dating SBO for Blending Shop ang isa sa distributor na responde sa lugar at unang nakakita sa bangkay. Para namin ay parang yun, parang may kapit ko. Hindi yung aming tignan mabuti, yung pagkakit na kami na tao pala. Pag tao siya, t-shirt na nakalilis na ganyan na parang saan ito. Tapos kung ito ay may impasyal na iso ko, parang yung pagkakit ko parang niya. Susie, so I'm going to keep you in the session.
Ayun siya sa resano ni Jared Paris. Sa mga halimbat ang gino at ako siya ng pangyayari. Habang nag-aabaw daw siya ng jeep na nakasakyan pa rin sa kanyang bahay, biglang nagbibigyan ng tipa kotse sa kanyang papa. Isa ko lang kayo muna na. Nakabigyan mo eh. Pinakatangasok sa mga pala sa kanyang papa. Yasmin! Siya ang nakapagbigay ng plate number ng sasakyan. Mabang kay Janet, ang daw siyang sumigaw ng hoy. Nakita lang niya ang nangyayari kay Janet. Mabilis daw ang mga pangyayari, kaya ang plate number ng BIM-855 ang itim na kotse lang ang kanyang natatandaan. Ngayon, nung mag-report ko si Palos, ay nakatugma namin ang itong sasakyan. Eh, itong gamit ni Claudio Cruciano. Na tinangay din. Eh, teorya kami na yun ang masuspek na dumukot at pumatay dito kay Claudio Cruciano. Kinaumagaan, guys, tumawag sa amin na na-recover yung sasakyan na abandon dun sa Magallanes Center sa Makati. Pinuntahan namin yun, pinag-examine namin sa Soho. Tutupo na ako po ang inyo na mga mag-examine. Pero ito lang, eh. Hindi po. Ilagawa nyo. Direct talaga. Ayon sa mga data, may ilang indikasyon din daw na binahasa ng mga biktima bago ito patayin ng mga suspect. Base sa sinumpaan sa Lesay Legal, alas 6 ng gabi ng March 11, 2001, na magpunta raw siya sa bahay ng kanyang pinsan sa bayanan ng Lumibuta. Nang nabuta ng tingin ng mga suspect na sila Dali, Rome, at Jojo. Pagpapat ng alas 7 ng gabi, dumating lang daw si Leonardo Patalinawa at sabay-sabay na malis sa kanyang isang kasuro na 60 by 60. Nagpunta raw ang grupo sa isang mga patulang taon na. Ganyan sa aircon. Si Constancio alias Jojo Tisori, at ilang sandali lang, ay nila ito bumalik sa sasakyan. Yan yung pinagbilang ko yung kumpanya sa kabila. Hanggang daw sila sa isang bukod siya nila. Maganda siya, no? Nilapita na bumaba si Jojo at Isoria sa sasakyan at nilapita na ang isang babae. Pagkatid kasi ni Claudine sa kaibigan na pang sila, muli ito bumalik sa alabang at ipinaganda ang sasakyan sa pangkalat ng mall. Dito sa natsembohan ng grupo ni Jojo at Isoria. Tinutukan daw ng patalim ni Jojo at Isoria sa Claudine at pinit na ikinasok sa loob ng sasakyan. Si Dani at Jojo Tisoy na ang sumakay sa sasakyan ng babae. Habang sila Ernesto Berry, Leonardo at Bruno, ang nakasakay sa sasakyan. Sumigay nila ang itim na kotse na pagkakas. At tumuloy sa isang bahay sa Better Living Subdivision sa Paranaque. Hindi sa pantay? Hindi lang sa pantay. Bahay hindi pantay? Oo, ano lang yan? Ni Jojo Tisoy. O mag-adya siya. Siya rito sa mga sa Paranaque at pinagtulungan niya lang yung bulag sa pangkalaan. At pagkatapos yung pinak. Ayun na kasi yung isa niya ni Ernesto Bell. Hindi na dito nila ang katungan ng protein sa kompwarto ng kotse ko. Parang may malaking suwari, magkakulong ulo,
Kompleto naman yung gamit mo. Parang mukha niya may tama at ang ulo mo parang may tama rin na hindi ko nagagawa ng isang ulo. Matigas at masalas na bagay. Lalo para ako rin naging ba yung kaso namin sa mga sosyo. Diyan ba yun yung nangyayari? Walang ano? Hindi pa ako, hindi ako nag-ano. Nakita ko niya nang itapo ng mga suspect ang bangkay ni Odin sa creek. Tapos bibili ka ako. Sa iba yan, ibang seller yan. Yan yung pinagbilang ko ng kwarto natin. Mas mura kasi yun. Okay niya ka eh, no? Pag nabumili ko ng ano, tapos wala kang gagawin. Eh, kakapit natin yun, Joan. Kakapit natin yun. Mura kasi, kasi ngayon, kaya pwede na. Sabi mo, re-return. Sabi mo, re-return. Pero, sana inanong mo yung ano sa kanya. Oo, babawian ko yun. Kukomentan. Hindi ko na makita. Tagal-tagal lang yun. Buwan na ako, babawian ko. Hindi ko kasi makita ko saan. At marami nang nag-stambay. Ang sinasabing sangkot sa krimen sa sinagdani na din at ang may ano, ang camera mo. Hindi pwede balik na rin. Isa-isang natukoy ng mga otoridad ang mga tao na sa likod ng krimen. Ano ang nag-aantay na pag-asa para sa mga kaanak ni Kulina upang tuloy ng makanit ang justisya? Habang isinusunawa ang pag-ulitis sa kope, itinagi ni Ernesto Berry ang kanyang naging salisay. Okay, ko kaya naman sa... Okay naman. Lumalik siya. Dahil na gusto niya na maging fake witness siya. Hindi. Sagot ko yan. Hindi ko siningil pati yung binili ko na ano, hindi. Yung dalawa. Pati yan. Binibigay nila sa amin lahat ng pwede ng amin dito. Saka kung mukuha ng ano mo? Wala ka mga makikita ng ano. Nabigay sa kanya. Pagkwarto natin yan. Wala akong masabing. Hindi ko alam at this point. Bakit na? Hindi ko natin ang krimen. Ito ang madas sa investigasyon ng mga polis. Naging biktima lang daw si Claudine ng maling pagkakataon. Parang ang plano lang nila noon, eh, i-cardiac itong sasakyan ni Pavel Cresciano. Ba't parang iba to? Well, loaded yung sasakyan, maganda. Bakit ito may takip, ito wala? Ano? Ano may takip? Pangalawa. Ayun. At kalat-kalat ang ano? Oo. Oh. Pinapangan na si Pavel Cresciano. Oo. Oh. Parang luma ito ah. Oh, lumayan eh oh. Parang pinagtanggalan na. Oh. Parang dinikit na. Ayon sa mga otoridad. Oh. Nahirapan daw muna ang biktima bago ginahasa. Walang takip na ganoon. Karat-karat ang ano niya. Oh. Parang dinikit pa. Parang pinagtanggalan to. Sa mga binili to. Yan din. Isa yung magkakasama yung sapak yan. Yung mga yan sa yan. Magkakasama lahat yan. Ano to? Sira? Ano to? Gamit to? May ano? Huh? Ano daw mong gamit to? May ano ng tape? Kalat-kalat to, hindi katulad niya. Tingnan mo. Bagong-bago ang ano. Oh. Oh, bagong-bago. Oh. Oh, walang ano-ano. O oh, yan o. Oh. O, oh, tsaka nandito na sa loob kagad. Oh. Bakit nakakalat yan? Oh. Nasaan nang takip? Palatang inayos lang o. Oh. 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 Hindi nang wala naman po sa plano. Okay, bukas na. Sige. Sabihin mo dun, ano na to? Check na lang. Magandang gabi. Ako si Martin Andana. Ating balikan ng bawat pangyayari at tuklasin ang buong katotohanan. Hindi matitingnan kung gawa o hindi.
dito sa crime. Baka tinest lang. Baka chinek lang. Eh, lata namang inanun eh. Kumbaga, oh. Oh, chinek lang yung ano. Hindi ka tulad nito. Oh, maayos ang ano yan. O, nasa lang ano nito. Tatanggapin mo? Sige nga. Sige. Hindi, ito natin. Eh, tsaka iba to ah. Kung gawa. Kung gawa, ilibran mo. Ayun yan, yung brand, ano lang yan, madaling ilagay yan. Baka nga nga, hindi ito yung nakalagay dyan. Dali-dali ilagay niyan eh. Pasok mo lang dyan yan, may brand na. Para kina Tara, Myra at Kili. Isang ordinaryong gabi lang. Ganun mo dyan yan, ano, ang seller nito. Ano, oh, utang ina, karton lang nilagay dito. Alatang, ano to eh, luma to eh, na ano eh. Baka nga sira pa to. Ito natin. Ang gabi nito na rin pala. Ang huling beses na mga ayaw pa matanggal. Nilagay nga lang. Oh. Oh, trapang ano? Ito. Dipik. Ito pa, oh. Ayop eh. Oh. Oo, sige. Oh. Ay, sira din. Okay, oh yan. Oh, sige, return. Okay, sira. Sira. Oh, sira. Oo. Sira. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, sira eh. Sige. Ayaw maniwala eh.